Sumain niyo ang Panginoon. Magandang araw po sa inyong makatanglaw. Itong ating pagninilay sa salita ng Diyos na nagbibigay tanglaw sa ating buhay. Ngayong araw pong ito ay 10 ng Hulyo at ang ating mabuting balita ay hanguin natin mula kay San Mateo Kabanata 12, mga talata 38 hanggang 42. Ang mga kaaway, kalaban, tumutulig sa kay Jesus ay nagtanong sa kanya, ano ba ang tanda na ibibigay mo sa amin upang maniwala kami na ikaw nga ang anak ng Diyos, ikaw nga ang Mesiyas? Pero sabi ng ating Panginoong Diyos, walang tanda na ipagkakaloob sa inyo sapagkat sapat na ang tanda na ibinigay doon kay Jonas kung paano ito'y 3 na natili sa tiyan ng balyena, ganun din ang anak ng Diyos. 3 na mananatili sa tiyan ng lupa pero muling mabubuhay pagkatapos ng 3. At sinabi pa niya, pagdating ng paghukom, babangon ang mga taga-Ninibe sapagkat sa pangangaral ni Jonas sila ay nagbago. Babangon ang reyna mula sa timog sapagkat sa pangangaral ni Solomon siya'y nakinig. Pero anong sabi? There is greater than Jonah. There is than greater than Solomon. At sino ito? Walang iba kung hindi si Kristo. Mga kapatid, tayo man ay naghahanap tayo ng palatandaan mula sa ating Panginoong Diyos. Ngayong panahon ng pandemya, ang palatandaan ay nahahanap natin, nagkaroon na ba ng flattening ang curve sa ating paglaban sa COVID-19 na ito? Ang sabi ng ating Department of Health, noong pa daw April, nagsimula na ang flattening. Sabi naman ng mga tumutuligsa, paano nagkaroon ng flattening? Ay hindi pa nga. At patuloy pa ngang tumataas ang bilang ng mga nagkakaroon ng COVID-19. Pero mga kapatid, meron mang flattening o wala, isa lamang ang aking palatandaan. At maaaring sabihin kong dapat nating panghawakan yung palatandaan na ang Diyos ay nagtatagumpay sa gitna ng COVID-19 na ito sapagkat nananatili na ating nakakayanan na paglalabanan ang virus na ito sapagkat mas dakila ang Diyos. Ako po, ang palatandaan na tinitingnan ko na lamang ay yung kung papaanong maraming gumagaling, kung papaanong kakaunti ang namamatay. At ang mga namamatay na ito, sigurado ako, kaawaan at kahabagan ng ating Panginoong Diyos at sila ay magkakaroon ng pag-asa ng muling pagkabuhay, ang tanda na siyang dapat nating asahan. Dahil ang ating Panginoong Diyos, namatay, muling nabuhay. Kaya bagamat ang ilan sa atin ay ginapi ang kanilang katawan ng COVID-19 na ito, pero naandun ang tanda ng muling pagkabuhay. Yan po ang ating panghawakan. Hindi magagapi ang Diyos. Ang tanda ng pag-ibig ng Diyos. Ang tanda ng buhay na walang hanggan. Bakit ba tayo humihingi ng tanda? Ano ba ang ibig sabihin ng sign? Are you secure or insecure? Are you grateful to God or are you negative to God? S-I-G-N. Secure or insecure? Are you grateful or negative? Sana mga kapatid, sa ating paghingi ng tanda, hindi dahil sa tayo ay insecure. Sana'y na doon yung ating pagiging secure sa grasya, pag-ibig, kabanalan at biyaya ng Diyos. Sana hindi tayo maging negative palagi. Let us always be grateful to God that despite this pandemic, we are alive and our God is always winning the battle. And we are winning the battle. Have we flattened the curve? Natalo na ba natin ang coronavirus, mga kapatid? Yes. Our God is greater than our invisible enemy because the power of God can always triumph over all the evil and all our enemies. Magtiwala lamang po tayo. Ibigay lamang natin ang ating buong tiwala sa Diyos. At sigurado ako, wala na tayong hahanapin pampalatandaan sapagkat sapat ang buhay, ang pananampalataya, kung anumang meron tayo upang maniwala tayo na totoo na si Jesus ang ating Panginoong Diyos at tagapagligtas. Don't be insecure, be secure. Don't be negative, be grateful for all the blessings that we receive in our life. Pagpalain tayo ng Diyos.